Mga idol, NBA contract extensions, trades, free agency signing day 3 ang pag-uusapan natin sa ngayon. Pero syempre bago muna yon, sa mga bago pa lang dyan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa pagsuporta sa ating channel. I-hit nyo na din ang notification bell button para updated na rin kayo palagi sa mga bago nating video tulad nito. Mga idol, simulan na natin agad yan. John Collins has agreed to a 5-year $121 million deal to stay with the Atlanta Hawks. Atlanta Hawks make some moves, mga idol, para sa kanilang mga young star player. Una na nga nilang sinecure etong si Trae Young matapos nilang bigyan ng max contract extension. At ngayon naman, sinunod na agad nila etong si John Collins. Nag-average nga etong si Collins last season sa Atlanta ng 17.6 points at 7.4 rebounds per game. Tony Bradley has reached an agreement on a 2-year deal with the Chicago Bulls. Enes Kanter has agreed to a 1-year deal with the Boston Celtics. Balik Boston ulit etong si Kanter, mga idol. Matatandaan na galing din to sa Boston bago na trade noon sa Portland Blazers. Sa kabilang banda naman, Victor Oladipo has agreed to a deal to return to the Miami Heat. Walang nakalagay kung ilang taon ang pinirmahan niya sa Miami. Ayon lang sa balita, the deal will be for the minimum salary. Pero tataasan daw ang kontrata niya next season once he's fully healthy. Solid lineup na ngayon ng Miami Heat, mga idol, with Kyle Lowry and PJ Tucker. Terrence Davis has agreed to a 2-year guarantee deal to stay with the Sacramento Kings. Raul Neto has agreed to sign a deal to return with the Washington Wizards. Samantalang, ang Golden State Warriors has traded Eric Pascal to the Utah Jazz. The Warriors are receiving a Memphis 2026 second rounder, top 42 protected from Utah in the Eric Pascal deal. It clears up a needed roster spot. Eric Pascal reuniting with his childhood friend Donovan Mitchell para nga sa bago niyang team na Utah Jazz. Nag-a-average si Pascal sa kanyang sophomore year sa Warriors ng 9.5 points, 3.2 rebounds at 1.3 assists per game. Marami ang nagsasabi na panalo ang Utah Jazz sa trade na to, mga idol, dahil nakitaan na nga ng potential etong si Pascal sa Warriors. Sa mga hindi nakakaalam, ay gumawa ng career high si Pascal sa Warriors noong November 2019 kontra Portland Blazers na kumana ng 34 points at 13 rebounds. Kaya naman solid pang second unit to para sa Utah, mga idol. Sa kabilang banda naman, Spencer Dinwiddie tuluyan ang napunta sa Washington Wizards on a 3-year $62 million contract via signing trade. Washington is sending Chandler Hutchinson and a 2022 second round pick to San Antonio Spurs as part of a multi-team deal in the Spencer Dinwiddie signing trade. Brooklyn gets a 2024 second and a 2021 pick swap from Wizards. Kemba Walker has agreed to a contract buyout with Oklahoma City Thunder and will sign with the New York Knicks. Maganda ang pinakita ng New York Knicks last season, mga idol, kung saan umabot sila ng 5th seed sa Eastern Conference standing. Kaso nga lang ay tinalo sila ng Atlanta sa first round ng playoffs. At dahil na nga sa pagpirma ni Kemba sa Knicks, ay magkakaroon sila ng solid backcourt duo with Derrick Rose at eto nga si Kemba Walker. Iwasan lang sana yung mga injury. At sa huling balita natin, mga idol, na Marcus Aldridge may posibilidad na magbalik muli sa NBA. Matatandaan na maaga nga itong nagretiro dahil sa heart condition. Ayon sa report ni Sir Adrian Wojnarowski ng ESPN, ay meron daw pag-asa na makabalik si Aldridge. Ito'y pagkatapos ng mga bagong pakikipagkonsulta sa doktor. Para makabalik, ay kinakailangan nila Marcus Aldridge na makapasa sa medical clearance ng iba't ibang mga teams. Pero sa ngayon, ay hindi pa naman siya nagbibigay ng kanyang final decision kung magbabalik pa ba talaga siya sa NBA. Sa 5 laro niya last season sa Brooklyn Nets, ay nag-average siya ng 12.8 points, 4.8 rebounds at 2.6 assists per game. Kung kayo tatanungin, mga idol, kung sakaling bumalik nga etong sila Marcus Aldridge sa NBA, sa ang team ang gusto nyong mapunta siya? I-commento ang mga opinion nyo sa baba, mga idol, at babasahin natin lahat yan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa pagsuporta sa ating channel. This is Free Trends, mga idol. Salamat sa panonood.